Our Lord says so. Sinabi niya. Alam naman po natin, we are children of God. God is Father and we are children. Jesus is Lord and we are servants. Amen? So, tayo po ay children of God, pero tayo din po ay servants, lingkod ng ating Panginoong Jesus. Amen? So, the reason why we go is because Jesus is Lord. Is Jesus Lord? Yes. That is what saved us. Jesus is Lord. When you believe Jesus is Lord, then you were saved. Amen? So, Jesus is Lord and Jesus, our Lord, says so. Yun ang unang-unang dahilan kung bakit tayo gagawa ng mga disciples. Right? Number two, we got saved by faith, right? Now, true faith, kung tunay yung pananampalataya natin, mali, gusto mo ba naman kung paano tunay yung pananampalataya mo? Pag mayroong obedience, pag mayroong action. Alright? True faith leads to obedience of faith, not of fear, na ako baka naman hindi ako i-bless ni Lord, kaya susunod ako. Hindi po ganung klase ang ating obedience. It's obedience of faith. Alright? And love for others. So yung tunay na pananampalataya natin kay Kristo, it will lead us to obedience of faith and also love of others. Alright? Now ito sabihin ko sa inyo, true faith will always have actions. If you really believe, then there will be corresponding action. Alam niyo ba kayo nagbibigay? Kasi naniniwala kayo. Amen? Alam niyo ba kayo nandito ngayon? Kasi naniniwala kayo sa salita ng Diyos. Amen? That it changes your life. That's the reason why you're here. Alright? Because you believe. It has corresponding action. Alright? In fact, the Bible tells us faith without works is dead. It's dead. It's nothing. That's no faith. Hindi faith yun pag walang action. Alright? So, sabi nga ni James, sa book of James, sabi nga, pag may nakita ka isang kapatira na gumutom, tapos sinabi mo lang, God bless you. Be filled. Magbusog ka. Tapos goodbye. So, wala kang ginawa. Walang action. Alright? Sabi niya, wala yun. It doesn't mean anything. Alright? Kung tunay na sinabi mo siya ay pinagpala ng Diyos, ba't hindi ikaw ang magpagpala sa kanya? Amen? So, faith, if you want to know, totoo kaya itong faith ko, genuine kaya itong faith ko, may corresponding action yan. Alright? Because faith without action is dead. In fact, faith without action is deception. You're just deceiving. Dinadaya mo sarili mo. Kala mo'y faith ka, pero pag wala corresponding action yan, ibig sabihin, dinadaya mo lang sarili mo. So how would I know that I believe the words of Jesus? That I believe I am to go and make disciples? There will be actions. Now today, I'm going to teach you how easy, sabi natin easy lang, how easy it is to make disciples. It's not really so hard. Alright? So I'll teach you that today. And then number three, the reason why we are to go and make disciples is because Christ is in us. Sabi ba, Christ in me. Now of course, pag si Cristo ay nasa iyo, alright, He will just express His life through you. Alright? You will express His will, you will express what He desires, and we saw this in the life of Jesus. If you've been reading the Gospel, makikita niyo si Jesus, a big portion of His ministry was making disciples. Hindi lang po laging dalawa ang disipulo ni Jesus. Amen? Did you know that? May 80, may 120 pa. At marami pang mga nameless people na naging disipulo ni Kristo. Alright? So a big portion of His life, His ministry, it was His life actually, was to make disciples. Alright? So Christ in us is Christ in you. Amen? Is Christ in you today? Yes. Christ in you is expressing His will to make disciples. Alright? So we'll find out that every time we just appreciate and thank Jesus for what He has done. Alam niyo po, yung natatanggap niyo, ibigay niyo lang po sa iba. Ibig sabihin, kung may naisip niyo yung kagandahan na gawa ni Kristo sa buhay niyo, i-share niyo lang sa iba. May natutunan kayo mamayang gabi ngayon, alright? I-share niyo lang sa iba, that's making disciples. Alright?
So it's as easy as that. So again, making disciples is not about getting Christ in us. Too late. Christ is already in us. All right? Making disciples is not about getting saved. It is not for our salvation. Hindi para maligtas ka. Too late. Ligtas ka na. It is not to get you blessed. Ah, mag-make ako ng disciples para i-bless ako ni Lord. Too late. Blessed ka na. Sabi mo, I am already blessed. Para hindi ka sigurado. I am already blessed. All right? We are already blessed. All right? And ang paggawa po ng disipulo, hindi ito para bayaran ang Diyos. This is not to pay God for any of the good things that He has done for us. Alam mo ba? Maski araw-araw ko mag-servisyo sa Panginoon, kulang pa yan pambayad sa ginawa niya. We can never repay God. Alam mo pwede natin gawin? Pasalamatan siya. Alright? Pasalamatan siya sa lahat na kanyang ginagawa. Yun ang tumpak na response to what God has done. But we can never repay God. Alright? Making disciples is Christ in us. This is the manifestation of the salvation that has come to us today. I think we have that on the screen. Alright? So making disciples is the manifestation that salvation has come in the person. Alright? And you are just about expressing the will of Jesus. Kaya ako ginagawa yan, kasi yun ang gusto ni Jesus, yun ang nais niya. E nasa sa atin natin siya. Kaya ini-express niya lang through you. Okay? So that is what making disciples is all about. And again, we saw this in the life of Jesus. That before He went up to heaven, these were the words of Jesus in Matthew 28, verse 18. Matthew 28, verse 18. And Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Alright? Next one. At the sabi ko doon, go therefore and make disciples. Sabi ni Jesus, nasa na authority na sa akin na, wala na kayong iintayin pa, ito na yun. Alright? Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Next, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. So what is making disciples all about? It's teaching them. Kung huwag natutunan nyo ngayon sa katuluan natin, ituro nyo rin sa iba. And you are making disciples. Alright? You are making disciples. And sabi niya, lo, I am with you even to the end of the age. Mean to say, from the time of Jesus, kung sinabi niya to, hanggang ngayon to the end of the age, alright? You're still to do this. This is an ongoing process. Alright? Tuloy-tuloy po ang pag-make ng disciples. Okay? Pero alam niyo po ba? Itong command na to, this command has been ignored, has been dismissed by a lot of Christians. Okay? Ignore nila to. Bakit? Especially now that we have the message of grace. Ang dami po kasi message of grace na medyo lopsided. Ano yung sabihin? Kasi minsan may mga katuruan ng grace na maupo ka lang. Yung ginawa lang ni Mary, yun lang gagawin mo, maupo ka, huwag kang katulad ni Martha. Alright? So maupo ka lang. And you know, you just have to rest. You just have to rest, alright? And you, because you are seated at the right hand of the Father. Totoo po yun. Pero yung rest po na pinag-uusapan doon ay kapahingahan, internal rest. Subukan niyo hindi kayo gumalaw sa bahay. Pag hindi lahat kayo gutom, lahat kayo, alright? Lahat kayo magulong. Magulong bahay. So, rest means not sitting down all day long and reading your Bible. Rest means an internal holiday. Ibig sabihin, hindi ako mag-aalala. May kapahingahan ako dahil nananampalataya ako kay Kristo Jesus. That's what rest means. So, nalilito ang tao kasi iniisip nila, nako, I'm under grace. And sabi doon, pag gumawa ako, alright, may mga teachings na gano'n meron yung video eh. Pero alam nyo, dapat kilalanin yung nagtuturo.
Like Joseph Prince, he would say that if you work, God will rest. If you rest, God will work. So ibig sabihin, parang huwag kang gagalaw. That's just one sermon. Pakinggan niyo po yung mga ibang sermon niya. He would teach on work. Huwag isang sermon lang. Kasi parang wala ka na dapat gawin. Now, under grace, people don't want to fall from grace. Kasi pag bumawa, ikaw ang gumawa. Alright, sabi, sa pagkakaturo, pag ikaw ang gumawa, hindi gagawa ang Diyos. So, sino naman gustong malaglag sa biyaya ng Diyos? Siyempre, wala, di ba? So, hindi na lang ako gagawa. Baka malaglag pa ako. Right? Now, ang nalalaglag sa biyaya ng Diyos ay yung mga taong pilit nilang bilhin o bayaran ang biyaya ng Diyos. Alright? And, you know, hindi na tayo nagkumulang sa pagturo dito. Right? Hindi mo pare-parehas ang works. Meron po works of the flesh. Meron works of the law. Meron din pong good works. Sabi natin lahat, good works. Meron din pong dead works. Alright? So we're not about the dead works, the works of the law, works of the flesh. Hindi po tayo dyan. Aside po sa Bible, we have been delivered from, tinanggal na tayo, from dead works and prepared for good works. Alright? So, hindi na tayo sa dead works, tinanggal na tayo doon. Dito na tayo sa good works. Kaya nga good kasi? Kaya nga good kasi? Good. Kaya nga good works eh. Kasi good siya eh. Alright? We're supposed to do good works. Amen? Okay. So, that's one reason why people don't go and make disciples now that they're hearing the message of grace. Intindihin lang po natin what grace means. Sabi nga ni Paul, I labor more abundantly than they all, yet not I, but the grace with me. So yung sabihin si Paul, alright, nag-labor siya, gumalaw. Alright, pagpapasahin niyo ang Bible, ginawa ni Paul, hindi siya nakaupo lang sa paanan ni Jesus. May panahon na nakaupo siya, pero let me tell you, a lot of times, he will be working, laboring, more than they all. Why? Because of the grace of God. Hindi niya sinaya ang biyaya ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? Tayo rin, huwag natin sayangin ang biyaya ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Alright? So, that's a short explanation of why people don't obey his command. Alright? Number two, the reason why people dismiss, alright, or ignore making disciples, alright, kasi sabi nila, it's not politically correct. Ano yung not politically correct? Narinig natin, oh, hindi politically correct yan. Okay, ano yung sabihin nun? Offensive yan. Okay, for example, yung mga millennials ngayon, kala mo, excuse ko yung sarili, tayo rin natin. Mga tao ngayon parang, oh, pwede siya share ka, oh, respect my faith. Diba? May mga ganyan. Pasawa ka kaya kasi respetuhan din sa pananampalataya eh. Okay? Na alam niyo po sinabi ako, respect my faith. Pag nag-uumpisa ka pala, sinasabi niya, respect my faith. Well, sabi mo sa kanya, nire-respeto ko naman eh. Kaya lang, sinasabi ko lang din sa'yo, ang faith ko. Okay? Huwag ipapastop doon kasi minsan yun ang line nila, parang tumigil ka na. Alright? Well, respetuhan tayo ng faith. Huwag mo na ako sabihan niya, eh, nire-respeto ko naman faith ko eh. Sinishare ko lang yung faith ko. Alright? And you know what? We respect them so much that maski napapunta na sila, malalaglag na sila sa cliff or sa, ano yung cliff? Sa Tagalog? Ha? Bangin! Malalaglag na, pero you respect them enough not to tell them? I don't think that's respect. Alright? Love them enough to tell them, hey, marunog ka na! Alright? Respect them enough to tell them about Jesus Christ, who is the only way to heaven. Right? People are going to hell, listen to me, not because of their sins. Tandaan po natin to, Jesus has already taken the sin of the world. Not just of the believers, not just of the Christians, lahat po ng kasalanan tinanggal ni Kristo. As far as the east is from the west, so far as he's taken our sin away from us. Malayo na kasalanan natin sa atin. Alright? So people are not going to hell because of their sin. Wala na. Hindi na yan ang
Pasihanang magpunta sa impyerno. The reason why people are going to hell is because they did not believe in Jesus our Lord. That's the only reason. So, ang mga tao, ngayon, nasa impyerno, hindi dahil sa kasalanan nila, nandun sa'yo kasi hindi nila nawala kay Jesus. And you are respecting them for going to hell. Do not respect them. Kung yun lang po ang respeto, huwag mo na silang respetuhin. Mahalin nyo sila enough to tell them, huwag kang pumuntang impyerno, si Jesus ang daan. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Come on, so respect them in that way. Alright? So, ang ganun yung politically correct. Kasi may mga terminology yan. Uy, hindi yung politically correct. Respect lang. Alright? Sabi mo, nire-respeto ko naman ikaw. Nire-respeto ko yung faith mo. Sineshare ko lang yung akin. Let them hear it. They have to hear it. Sabi niya, paano masisave ang isang tao kung hindi nila marinig? Eh kung sa one-liner nila, oops, respetuhan tayo. Doon pala tumigil ka na, hindi nila marinig yung gospel. Kailangan nilang marinig. Alright? So, i-push mo yan. Just push it. You know, just share to them, Jesus is the way. Alright? Jesus is the Savior. Siya talaga ang tagapagligtas. Maniwala tayo kay Jesus bilang Panginoon. Amen? They have to hear that. Okay, the third reason why people do not make disciples, they ignore the command of Jesus. Imagine sabi ni Jesus, go therefore and make disciples. And if they don't make disciples, ano yung bakit? They're ashamed. Nahihiya. Right? Nahihiya. Now, you know what? Sabi ko sa Bible, we're not supposed to be ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation. Yun lang ang paraanan eh. Hindi yung testimony mo. Sometimes maganda naman yung testimony, pero, you know, it is the gospel that has the power. It is the power of God unto salvation. Para maliligtas ang kamag-anak mo kung share mo lang kung anong kwento. Mga cry-cry story natin, that doesn't make a person say, it is only by hearing that Jesus is Lord, that Jesus died and paid for their sins, that's the only way that they will get saved. That's the power of God unto salvation. So wag po tayo nahihiya to make disciples. Alright? Ito sabihin ko sa inyo, the whole world is making disciples. Making disciples means you teach them. You teach them things. Tinuturuan tayo. Alright? Kung ano yung pinaniniwalaan mo, sineshare ko sa'yo. Yun, making disciples. Alam niyo po ba, big companies, big names, make disciples every day. Kamusta naman tayo? Alright? For example, President Duterte is making disciples every day. Many people are believing in him. Marami din galit, pero marami din naniniwala sa kanya. Right? Donald Trump is making disciples. He's teaching people his thoughts, what he believes in. At nakukumbinsi ang tao. Alright? He is making disciples. Big names, big companies are making disciples. Tapos tayo, nahihiya tayo to make disciples of Jesus. Alright? Nasyantiyak. Alright? Big names, big companies. If you have a company, you are making disciples. Suki, dito ka na, Suki. Usap pa pagkain namin. Okay, dito. Suki. Amen. You are making disciples. And they are following you. Hollywood has been making disciples of us. Did you know that? Hollywood. Okay? Ito, sigurado ako maraming disipulo dito. K-pop is making disciples. Mga Koreano yan, hindi nga natin naiintindihan, pero opa! Alright? Hindi nga natin sila naiintindihan. Alam niyo ba, sobrang sila mag-make ng disciples, marami na ng Pilipino, marunong kami mag-Koreano. They teach us how to dress up. They teach us how to pose. Alright? And then, ano pong ginagawa niya? Oh yeah. They teach us, you know, their songs, their values, they're making disciples. Not only of Filipinos, international sila, iba't ibang bansa. They are making disciples. How about us? Alright? K-drama. K-drama. Sino lang K-drama? Nakipag sa TV ang title ng? Goblin. Alam, talaga naman daming disciple.
Ang disipulo, King Drama, or King Java tells you how to respond to love and how to be in love. Alright? Sabi nga, O Baba, ano ba ba? Tinuro ng anak ko, Sarange Ajushi. Ano yun? Hindi ko lang itigyan yun. Hindi ako disipulo. Alright? But these people are making disciples. They're teaching us things, a lifestyle, the way to dress up, the way to look at the eyes of a boy. Alright? Tinuturoan tayo. Making disciples, right? Songs are teaching us how to respond, how to do things. Justin Bieber is teaching you how to say sorry, how to love yourself. Mga nanay, hindi na naiintindihan yun. Love yourself. Alright? John Mayer is teaching about gravity. Alright? Stay away from me. John Legend is teaching you to love me now. Amen? Hindi na kayo updated, no? Alright, yung mga anak natin, updated yan, mga yan. Alright? So they are teaching us. Bruno Mars is teaching you what's on the floor. Pag inintindi niyo, sabi ko, pahira kung kanta to. Ano ito tinuturo sa mga kabata? Yung magkataksing tunog eh. Yung tunog, pag hindi mo intindi yung mensahe, yung tunog kasi maganda. Alright? Teaching you luckiness. Alright? YouTube and all the social media is actually teaching us, making disciples of us. Amen. They teach us a way of lifestyle. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ang dami tinuturo niya sa atin. At ano tawag doon? Making disciples. Yun po ginagawa nila. Tapos tayo, nahihiya tayo to make disciples of Jesus. Hindi ba tayo nagawa ng disciple natin? Alright? You are not disciples of Pastor Man. You are disciples of Christ. Because I teach Jesus Christ. I don't teach myself. I teach Jesus Christ. Okay, ito. Mga bats! Mga bats! Bats are teaching us, telling you that you are in good hands with Jehovah. Alright? That they will find ways. TDO. Diba? That, what else? That you are, teka, kalimutan ko yung mga tagline nila. Alright? That you can trust them because they will move you forward. Oo niya. Lagot kayo talaga kay Brother Manny. RCBC, moving you forward. Alright? That your business is our business. Kayo niya. China ba? Alright, China Bakyo, your business is our business. Okay? So they give you a mindset, they teach you, trust us. At ito naman sabihin sa inyo, tiwala ko lang tayo. Paano ba laban? Eh, ando na pero ko eh. Yung life savings mo, andun. O, tiwala yun, laking tiwala. Alright? Tapos tiwala ka kay Lord. 20 pesos. Walang tiwala. Doon pa may kita sa nang tiwala eh, di ba? Alright? So, you know, they are teaching us to trust them. How about if we teach people to trust Jesus? Amen? So why don't we tell people, alright, how much more than the world teaches them? How about telling them not just about love, but who can love them with an everlasting love? Amen po ba? How about telling them that they can trust God because God will not only find ways, but He will make a way even though there seems to be no way. Alright? That God will move you forward, but not only forward, but upward, to the upward call of Christ. Amen? That you can trust fully Jesus Christ because He died for you. Alright? So, alam niyo po, mga kumpanya, they will really spend millions just to give you that lifestyle, right? Tanduay Rum will give you that cool lifestyle. Hindi ko alam kung Tanduay Rum yun. Napaghawak mo ang bote ng
nakalimutan ko ay lang biglang guwapo ka po. Ba yung guwapo mo kagad na out ng bote, no? Biglang, woo! Mukhang daw sa dahil nakatingin sa'yo babae. Ano yun? Alright? Teaching you confidence. Confidence in where? In a bottle. How about teaching people, the world, that they should put their confidence in Christ Jesus? Yun ang mensaheng meron tayo. Ang mensaheng meron tayo is better than the world's message. Amen? It's a message of hope. And he who promised is faithful. Amen? Hindi papalya ang nangako. Amen? So mas maganda po ang mensahe natin to make disciples. Alright? Every day, we can find opportunities to make disciples. So how do we do that? You give them whatever you receive. Freely you have received tonight, freely you give as well. Amen? Libre ko. Alright? Libre ko. You also give it away freely. You give them the gospel. Ano po yung gospel? Good news. We got that good news. Alright? So we are not to be ashamed of the gospel. Yan po ang para po tayo makapag-make ng disciples. You are not to be ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation. So ano po yung sabi ng make disciples? This is the Greek word mathaiupo, right? Ang ibig sabihin po ng make disciples is to become a pupil. Ano pupil? Student. Gawin mo daw silang estudyante. Kung ano yung natanggap mo, ituturo mo lang sa kanila. Transitively, it means to disciple, that is enroll as a scholar for disciple, instruct, teach. Yan po mas madaling intindihan. You will instruct them, you will teach them. So every time pala tayo nagtuturo, nagme-make tayo ng disciple. Alright? The only thing we have to do is to make disciples of Jesus. Not of ourselves, but of Jesus. Sino po yung disciple natin? Nations. Nations is the Greek word ethnos. Ethnos means a race. So hindi isang tao lang to, magdami po tayo i-disciple. One person at a time. Amen? One group at a time. Right? It's an implication of pagans. Ibig sabihin, mga hindi mananampalataya. So, meron tayong mga didi-disciples ng mananampalataya na, pero ang didi-disciple din natin ay mga hindi pa mananampalataya. Alright? They are the Gentile people, heathen nation, mga pagana, hindi pa naniniwala kay Kristo. Okay? So, we actually do this already in our church. We have our faith groups. We have pictures of that. Faith groups. We have DVBS. And this is what we're doing. We're reaching the province of Cavite for the Lord. We are making disciples of children. Alright? Kasi hindi pa sila nakagawa ng desisyon. So, tinunungunahan na natin sila. Alright? We're making disciples of men who will lead their families. Ayan po yung sa tukhang natin. Alright? Our men are leading families, family men. What else? Yung mga misis naman po natin, they're leading other wives. Amen? And of course, in our church service, this is what we do. We teach, we instruct about the words of Jesus, about the commands of Jesus. Ano po ginagawa natin? We are making disciples. Right? Sabihin mo yung kapitbahay mo, ano po ba natutunan mo sa church? God is good. Alright? We can tell them, teach them who we are in Christ Jesus. That they can choose the good life. Alam mo ba, pwede mong piliin ang buhay? Pwede natin sabihin sa kanya, pwede mong piliin ang buhay, pwede mong hindi piliin ang kahirapan. Ganda yun. You can tell them that God is good all the time, and all the time, God is good. That's a good thing to share. Sabihin mo sa kanya, alam mo, hindi galit sa'yo ang Panginoon? Alright? That God is always good, and only good things come from the Lord. Yung sakit mo yan, hindi yan galing sa Diyos. You are already teaching them, right? Because only the good and perfect gift comes from above. Let's go to James 1:17. These are the things you can share to people. Every good gift and every perfect gift is from above. Regardless of yan, walang bayad yan, comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. Need to say, hindi siya mabago-bago. Hindi siya mabago. Eh ngayon, bukas salbahe siya kasi salbahe ka rin. Alright? Hindi mo nagbabago ang Panginoon.
Alright? Pag mabait ka, mabait siya. Pag salbahay ka, salbahay na rin siya. Of course not. God does not change. We are to teach people that we are not to be helpless against poverty, against sickness. Hindi tayo helpless dyan, that we have been given power, authority over the works of the enemy. Amen? When you share something, parang lumaya sila sa kahirapan. What are we to teach them? That the enemy has no power over us. Nagdadaya na ang kaaway, pero hindi ka magdadaya kung alam mo ang katotohanan. Ang daming tao kailangan ng katotohanan. Bakit? Araw-araw, dinadaya sila ng kaaway. Alright? Luke 10:19 says, "Behold," Jesus said, "I give you the authority to trample on serpents and scorpions," gawa po yan ang kaaway, "and over all the power of the enemy." Lahat ng kapangyarihan ng kaaway, meron kang power over it. "And nothing shall by any means hurt you." Amen? Amen po ba? These are the things that we, and we have been learning this Sunday after Sunday. Amen? Kung ano napatanggap niyo gabi, ngayong gabi, share ko lang. You are making disciples. Ganun lang po kasimple ang making disciples. Teaching them, instructing them. Amen? Alright? So the goal of the Great Commission is not to teach them or focus on morality and good behavior. Right? Kasi minsan tayo, pag mag-share tayo ng gospel, ang bungad natin, huwag hindi ka mo ng Panginoon. Huwag ka na magsinungaling. Huwag ka na magmumura. Huwag ka na magsisigarilyo. Okay? Ano, bungad pa lang, simplang ka na. Hindi ka na pakikinggan kung iisa-isahin mo yung problema nila sa buhay. Pero alam mo yung ginagawa mo, maganda yan. Hindi ka papasok sa langit pag ginagawa mo yan. Ito sa tingin sa iyo, pag sinabi niyo sa kanila, hindi ka rin makakapasok sa bahay nila. Hindi na. Pero no, papasin mo yung mga rebulto nila. Hindi na dadasal dyan. Pag nagdadasal dyan, yung demonyo na lang. Imagine sabihin mo yung mga inaalagaan, tapos hindi mo may demonyo. Alright? So, they will not entertain you anymore. You're not to do that. The gospel, the making disciples is not about that. Eh, pastor, kailangan paalam sa kanila na addict sila. Kailangan tigilan ang mga addiction na yan. Eto sabihin ko sa inyo, kanya-kanyang addiction lang yan. Nagkamali sila na kung ang inadikan niya, ang pinag-addikan nila ay masamang gamot. Alright? That it is destroying their body. Kaya kung sabihin ko sa inyo, kanya-kanyang addict lang yan. Alright? May mga tao, hindi nga addict sa drugs, addict naman sa bugs. Pag hindi nabili yung bag, manginginig yung laman. Maski 150 lang yung bag na yan, pero pag may addiction sa bag, kailangan lang bilhin ang bag. Yung iba man addict sa sapatos. Diretso lang tingin, diretso lang. Yung naman addict, iba man addict sa boyfriend, addict sa girlfriend. Hindi makatulog pag hindi tinext ni boyfriend. Addict yun, addict. Alright, addict sa cellphone. Alright? Kanya-kanyang adikan lang. So, you know what I'm trying to tell you is don't judge people. They made a mistake. Alright? But guess what? We have our own addiction. We have our own drugs. Not the bad drugs, but some kind of drugs. Yung iba, di makabili ng damit. Grabe, nanginginig ang laman. Dahil wala silang nabili nung araw na yun. Yung iba naman, adik sa pera. Kanya-kanyang adik lang yan. Adikan yan. Alright? So, what I try, don't put down people. Alright? Making disciples is not about pointing their mistakes. It's about pointing them to Jesus. Amen. Huwag niyong pag-uusapan ang kamalian nila. Alright? Bakit? Kanya-kanya lang tayo kamalian. So, sino ang pwedeng mag-make ng disciples? Sino? Tayo. Pinatawad din lang ng Panginoon. Tayo may kahinaan din. Alright? And God is going to use us. Sabi nga, huwag ka born again ka, hindi ka born against.
Hindi ka pinanganak para maging against sa lahat ng kasalanan ng tao. Kasi, alam nyo, lahat naman tayo nagkakasala. Kanya-kanya lang yan. Alright? Maybe hindi ka sa drugs, pero sa cellphone ka. Something like that. Okay? So, you're not called to be born against. Alright? Against everything that they do. Okay? So, sino po ang pwede mag-making disciples? All believers. Alright? Sabi natin lahat, all believers. Kung ano lang natanggap mo ngayon, hindi kailangan po doktrina, yun lang din ang tuturo mo sa iba. Ganun lang simple. Alright? So, may natutunan na po ba tayo? Yun lang din ang sishare nyo sa iba, and you're making disciples. As simple as that. Because making disciples is teaching, instructing. Doesn't have to be a classroom type. It's just about you teaching about Jesus. Amen. So, sino po ang pwedeng mag-make ng disciples? Ito po, no matter who you are, basta believer ka of Jesus Christ, no matter what you have done, alright, in Christ, you are to go and make disciples. Being in Christ is what qualifies us. Alright? Hindi yung mabuti ako itong linggo na to, mabuti ako itong sambo na to, kaya kaya ko mag-make ng disciples. You know, as long as you're always looking at yourself, nag-ibabait ako tungkol dito, kaya pwede ako mag-share, laging up and down po tayo. Pero kung lagi na nakatingin kay Kristo, lagi kang up, you're never down. Kasi hindi base sa ginawa mo, kundi base sa ginawa ni Kristo Jesus. At ang ginawa ng Panginoon, perfect. Amen? So you're not always up and down. Eh ano ngayon, kung nagkasala ka itong linggo na to, mag-share pa rin ako ng ginawa ni Kristo, hindi ng ginawa ko. Amen? Hindi naman sabihin na mag-share mo eh. Si Kristo. Some reasons why people don't go is because they see their sin, they see their mistakes, at feeling nila, hindi ako karapat-dapat mag-share. Ano naman ang K-Group? Hindi kasalanan ako. Pastor, hindi mo alam, may issues ako. Matindi ang issues ko. Well, kung isi-share mo yung sarili mo, problema yun. Pero kung si Jesus naman ang isi-share mo, wala tayong problema. Amen! Kaya hindi tayo dapat mahiya. Alright? We are not to be obsessed with our sins. Nakala natin, napakalaki ng kasalanan natin. Ito sabihin ko sa inyo, mas malaki ang ginawa ng Kristo Jesus kesa sa kasalanan mo. Amen? Sometimes we make our sins so big na para pa lang hindi namatay si Kristo. Tanong ko sa inyo, namatay na po ba si Kristo para sa ating mga kasalanan? Binayaran na ba? In fact, the Bible tells us, Jesus Christ, the Lamb of God, takes away the sin of the world. Alright? Ano pa pinag... Ano? Bakit natin pinagpapalaki yung kasalanan na? Eh, Pastor, hindi ko pwede. Hindi ako pwede. May kasalanan ako. Ano yung buwayo sa kasalanan na yan? Done deal na yan? That's not even an issue with God. In fact, He doesn't remember any of your sins. Why? It's been paid for. It's been taken away. Buried with Jesus Christ. Alright? Patakalimbing, bakita mo pa? Hindi na, di ba? Yan ang turing ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Hello? Why do we obsess about our sins, the bigness of our sins? We should be obsessed by the bigness of Jesus Christ. Ulitin ko ulit, namatay na ba si Kristo para sa kasalanan natin? Binayaran na ba niya? Eh, di bayad na! Amen? So we are not to make the sin an issue because as far as God is concerned, it's no longer an issue. It's been done with, dealt with. Alright? Amen po ba? Alright? So, pagsasabihin natin, Pastor, paano yung kasalanan ko? Paano yung issue? May issues ako sa buhay eh. Matindi, Pastor, nakakaya, hindi masasabi sa'yo. Alright? Patandaan natin ito. When God chose us, He knew you were sinning that sin. He knew you were going to make that sin 10 years down the line, hindi natin alam, may kasalanan pa tayong gagawin. He knew that, and yet He still chose you. Hindi siya nagulat kung ginawa mo kasalanan na yun.
Isama natin ulit sa mga ginawa ni Kristo. Hindi, kasama na lahat yan. Yung lahat ng ginawa natin, kasama na lahat yan sa binayaran ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. You know what, sabi, paano pastora yung future sins ko? Alam ko yung past sins ko, pinatawag na. Tsaka yung present sins ko, pinatawag. Pero yung future sins ko, ito sabi ko sa iyo, from the point of view of the cross, everything is future sins. Bakit buhay naman tayo yung panahon ni Kristo? E di future pa tayo kay Kristo? Lahat na kasalanan natin, future! Amen! So, sasabihin, paano yung future sins ko? Kasama pa kayo? Oo, kasi lahat yung future from the cross. And every, gusto ko makita niya ganito, ganong katindi ang ginawa ni Kristo para sa ating lahat. Because until you realize we only stand because of the grace of God, you will always look to yourself. Mabait ako ngayon eh, okay, always chara ngayon. Dahil na nakating sa sarili mo, pero kung maintindihan natin na marami pa tayong kasalanan gagawin down the line, down the years, and yet, you've been forgiven, ang tiwala mo wala sa'yo na kay Kristo. Kaya na ako nakakatayo ngayon dahil sa biyaya, mayaman na biyaya ni Kristo. It's not because of my goodness, because who knows, maybe 5 years from now, you know, there's a sin in your life or in my life. And yet, He's using you today. You know why? Because at the cross of Calvary, all sin have been paid by Jesus Christ. Amen. Come on! At nag-realize natin na dahil lang sa ginawa ni Kristo Jesus, dahil lang sa dugo niya, precious blood of Jesus, kaya ka nakakatayo. Alright? You will be a kinder person. Anong kinder person? Hindi ka mamumundo na ng iba. Hindi ka magiging judgmental. Bakit? Pare-parehas lang tayo eh. Maski yung sinishare mong adik, alam mo, parehas lang natin kailangan si Jesus. Dahil kung wala si Jesus, hindi lang makakatayo. Dahil kung wala si Jesus, pati kasalanan ko, lahat tayo walang kapatawaran. Are you getting this? I want you to make a big deal of what Jesus did, not a big deal about your sins. Your sins have been paid for in full by Jesus' blood. Amen? Matindi ang pinambayad ng Diyos. Tugo ng kanyang anak. Amen? Napakanalig ang Panginoon. Go on! Romans 8:1 says, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Alright? We realize today that sin don't define us. Sin has no more power. Tinalo niya ni Kristo eh. Sin does not define you. Christ defines you. But not sin. Pastora, nagkakasala pa rin ako eh. Alright? Lahat naman. Di ba ba? Lahat naman. Ay, hindi pastora, hindi ako ganun kasalanan. Hindi. May kasalanan pero hindi naman ako matindi. I never committed adultery. Ay, pastor, I'm clean. Alright. Alam niyo po, inintindi niyo what adultery is? In-explain niya ni Jesus eh. Alright? Adultery is, if you have a lustful thought, maski wala kang hinawakan, adultery na yan. Yun ang full extent ng law. Yun ang ibig sabihin talaga ng batas na yun. Sabi niyo sa, ay, hindi pa lang nag-order. Alright? Alam niyo po ba? Sabi ni Jesus, you call someone a fool, siguro nasabi na natin yun, raka, fool, hangal, kahit ako fool ka, ganyan. Alright, you know what? You just committed murder. Ganun katindi yung law na yun. Alright, so all of us are in need of none other than Jesus Christ. So yung tunay na nag-murder at ikaw na nag-isip ka lang ng galit sa kapatid mo, it's basically the same. Walang mali, walang malaki, lahat yan kasalanan. For all have sinned and fallen short of the glory of God. And that is why, sasabihin na lang natin ngayon, salamat sa mayamang biyaya ng Diyos. Dahil kung wala siya, wala rin tayo ngayon. Lahat tayo patungo na sa impyerno. Amen? Purihin natin ang Diyos. Come on! So, we have this grace! At pagkanyan ang mentality mo, when you go and make disciples, you will not be judgmental. Pare-parehas lang tayo nakakailangan ng biyaya ng Diyos. Pare-parehas lang tayo, kaya malaki, kaya maliit ang kasalanan, pare-parehas lang tayo kailangan, nakakailangan kay Kristo. Our
full dependence is in the grace of God. Alright? Again, ulitin ko po sa inyo, you're either a sinner or you're saved. Hindi ka pwede parehas. Okay? So, kung sinner ka, it is because you never believed in Jesus. But once you believe in Jesus, you're no longer called a sinner by nature. What are you called today? You are called saved. Sabi na lang, I am saved. I'm a saint. Alright? You cannot be both. Sorry, I'm a sinner and I'm saved. Okay? You are saved and you sin. Magkaiba po yun. Sabi ko nga sa inyo, pag tumahol ako, tao pa rin ako. Hindi ako magiging aso. Pag kayo po ay ligtas, pag nagkasala kayo, hindi ulit kayo magiging makasalanan, kayo po ay ligtas na nagkakasala lamang. Amen? Our nature has been totally transformed by Jesus Christ. Hindi tayo renovated, we have been changed. We are now new creations in Jesus Christ. No more a sinner, dating sinner, ngayon I am saved. Sabi na lahat, I am saved. And He has made you holy, blameless. As Jesus is, kung gano'ng ka-holy si Jesus, you're the holiness natin. Yan ang nagawa ng dugo ni Kristo. Alam ko, hindi pa natin makonceptualize, sumasagad, kumikisa may ang ating kaisipan, pero yan ang nakalahat sa salita ng Diyos. As Jesus is, so are we in this world today. Meaning to say, as holy as Jesus is, so holy are we today. As Jesus is blameless today, so are we blameless today. Yan ang nagawa ng dugo ni Kristo. Ganun katindi. Alright? Ganun katindi. Alright? So, when we sin, we are saved who sins. Kasi yan ang problema ng Kristiyano. Born again pa ba? Ay, ba't ako nagkakasala pa? Ito sabihin sa inyo, hanggang meron kayong katawan, magkakasala pa tayo. Alright? Hindi ko sinasabing magkasala kayo. Ang sinasabi ko, may tendency pa. You know why? Because our spirit is already new creation, pero ang laman po natin, good pa rin. Ang sabi ni Paul, sin lives in my body. It's like a parasite. Actually, for next week pa yan. But bibigyan ko lang kayo ng preview. Sin is in your body. And while you still have your body, pakicheck nga, may katawan pa ba kayo? Pakicheck lang, pakika pa. Hanggang may katawan kayo, may posibilidad pa magkasala tayo. So itong gagawin natin, I can only stand by the grace of God. Kasi, I don't know, maybe 2 hours from now, you can sin. You don't know? Pwede chumiswis ka na mamaya. Chumika ka na. Nanira ka na. Maya-maya. You don't know. Maya-maya, paglalas mo, magalit ka ng todo. That's sin. Alright? So we stand only by the grace of God. Eh, Pastor, hindi nyo alam, matindi talaga kasalanan ko. Sobra. Nakakahiya. Pastor, nakakahiya ang kasalanan ko. Ito sabihin ko sa inyo, gano'n ba talaga katindi ang kasalanan na yan? Right? So, sobrang tindi na kasalanan ko, hindi ako magagamit ng Panginoon. Are you sure? Okay, pakita ako kayo na example. Alam niyo po ba, ang Bible, sinulat ng mga matitinding nagkasala. And yet, they were used by God. Alright? Their names will remind you of what they have done. Moses. Moses wrote the first 5 books of the Bible. From Genesis down the line, 5 books yan, si Moses. At si Moses, he was a murderer. Alam niyo ba pumatay si Moses? Of course, he killed for a good reason, pero pumatay pa rin siya at tinakbuhan niya ang pagkapatay niya doon sa tao. Tinakbuhan niya, hindi niya hirap yun. Tumakbo siya. Alright? Sino ba ang nagsulat ng Bible? David. David was a murderer. Premeditated murderer si David. Alright? Ba't niya pinatay yung lalaki? Para makuha yung asawa niya. Matindi. Alright? Pinatay, nilagay sa harapan para sigurado patay para makukuha niya, mananakaw niya yung asawa. Okay? Matindi ang kasalanan ni David. And yet,
God still used him to write the book of Psalms. Alright? And then lastly, ito pinakamatindi. Ang nagsulat ng epistles, most of the epistles was written by a murderer. Sino yun? Si Paul. Do you know that Paul? Sabi nga ni Paul, totoo yung sinabi niya, I'm the worst of sinners. Ano yung bakit? Kasi ang pinatay niya, inosenteng pamilya. Families after families, Christ-believing families, Paul gave the approval to slaughter them. As in slaughter them. Patayin lahat yan. Kaya sabi ni Paul, I'm the worst kind of sinner. And yet, ito gusto kong makita niyo, walang sinabi lahat ng mga kasalanan niya sa ginawa ni Cristo Jesus. Ang dugo ni Cristo totally has cleansed them and they were used mightily by God. Alright? Kamusta naman ang kasalanan mo? Malaki pa ba? Naka-murder ka rin. Alright? Well, if you have that, well, guess what? There is forgiveness for that. Hindi ko sinasabing magkasala tayo at lakihan pa natin ang kasalanan natin. Totalo mas malaki man sila. Hindi ko sinasabi yun. Ang sinasabi ko, mas malindi ang gawa ng dugo ni Cristo Jesus kaysa sa kasalanan na yan. Bayad na, dati na, 2,000 years ago, it has been fully paid for by Jesus Christ. And that is why He can use you today. Amen. Among bless the Lord. Amen. Praise God. Alright? So, let me just go through some scriptures. Right? As we go, ito po dapat ang mentality natin. I was a sinner, but now I am saved. Alright? I am now the righteousness of God. Alright? Hebrews 10:14, look at this. Hebrews 10:14. For by one offering, He has perfected forever. So, sabi natin lahat, I am perfected forever. Kasama future doon, ha? Forever, perfected na po tayo. Sabi niya, perfected those who are being sanctified. Alright, next please. But the Holy Spirit, aside from you being perfected, may ginawa pang Holy Spirit. Nag-witness siya today sa atin. But the Holy Spirit also witnesses to us. Saksi po siya, for after He had said before, this is the covenant that I will make with them. Ito po ang covenant ng Panginoon sa atin. After those days, says the Lord, I will put my laws, and this is not the law of Moses, this is the law of God, I will put my laws into their hearts, and in their minds, I will write them. Then He adds, sabi niyo maganda, their sins and their lawless deeds, I will remember no more. Kaya ba't mo pa inaalala ang kasalanan mo, ang Diyos niya, kinalimutan na lahat ng kasalanan. Alam mo ba't niya kinalimutan? Binayaran ni Kristo eh. Kung bayan na, tapos na yan. Hindi na yan issue. Kinalimutan na ng Panginoon, kalimutan mo na rin ang iyong kasalanan. Amen? Ano yung bakit natin lagi inaalala? Kasi from childhood, right, inaalala yan sa atin. Huwag mo kakalimutan yung kasalanan, magtanda ka. Then pagdating natin ng, sa school, pinapaalala din sa atin ang mga pagkakamali natin, naka-report card pa. Pagdating sa trabaho, yung mga mali natin, pinapaalala din sa atin. That's why we are always sin-conscious. We are always conscious of our mistakes. Kaya lang, pag binibigyan natin ng pagpapahalaga ang kasalanan, kesa sa dugo ni Kristo, para pag walang bisa ang dugo ni Kristo. Sayang naman, kinamatay ng ating Panginoon. Are you getting this? I know you need to keep on hearing and hearing this, but I want to impress upon your heart, the blood of Jesus is greater than any of our sins combined times a million. Amen. Are you getting this? Alright? So, 2 Corinthians 5:19, that is that God was in Christ reconciling the world to Himself, not imputing. Ano sabi not imputing? Hindi ibinibilang ang kasalanan sa kanila. Alright? Hindi na daw binibilang. Tayo naman, bilang tayo ng bilang. Alright? Hindi yung binibilang ang kasalanan and has committed to us the word of reconciliation. Now then, we are ambassadors for Christ as though God were pleading through us.
We implore you, on Christ's behalf, be reconciled to God. Alright? So yung commission natin as we go and make disciples, hindi na ipinataw ang kasalanan sa'yo, huwag mo ipapataw ang kasalanan nila sa kanila. Alright? Don't even remind them of their sins. Hindi yan ang pinag-uusapan sa go and make disciples. Ang pinag-uusapan yan, yung magandang balita na si Jesus, pinalaya ka na sa inyong mga kasalanan. Yun ang mensahe ng go and make disciples. Alright? Now, am I saying sin is okay? Ang sabi ni Paul, should we sin all the more because of grace? Ano sagot? Certainly not. Aba, hindi! Hindi mo mo nag-encourage yung magkasama tayo. If you are a believer, you hate sin. Sabi natin lahat, I hate sin. Ayaw na natin magka, that's not your nature anymore. You hate that. Kaya lang, nagkakasala pa rin. Sabi ko nga sa inyo, hanggang may katawan kayo, may puso pinindad pa magkasala kayo. Pero ito sasabihin ko sa inyo, may solusyon dyan. Ano po yung solusyon? Ito na nga po, lahat ko sinasabi sa inyo, you are already holy. Sabi natin, I am holy. I am blameless. I am the righteousness of God. I'm always saying this to you, kasi pag nakita mo ang sarili mong malinis na, bakit mo dudumisan pa? Amen? So, hindi sa pagpapaalala ng kasalanan, makakahindi ang tao sa paggawa ng kasalanan. Medyo sa paalala mo ng paalala sa kanila, kanilang kasalanan, lalo nyo nang iniisip, makasalanan naman pala ko eh. Eh, di dagdagan natin. Wala na pag-diferensya yun. May kasalanan na ako eh. Parang ganito po, isa naglilinis tayo ng bahay, di ba? Ang dumi natin, pawis na pawis, lahat ng alikabo, alright? May mantika sa katawan, may oil, may grime, you have that apron, pero pati yung damit mo, madumi pa rin. Alright? Now, oras na ng kainan. Oras na ng kainan, madumi ang kamay mo. Saan may papahid? Saan may papahid? Doon na lang sa damit mo, madumi na rin lang naman eh. Pahid mo na rin dyan, okay na rin. Bakit? Wala na ang diferensya eh. Madumi na eh. Tama? Pero kung alam ko na malinis ang iyong kasuotan, alright, mamahalin, naka-Versace ka pa. Malinis, fresh, puting-puti. Pag madumi ka rin mo, saan mo mamahalin? Aba, hindi ko ipapahid sa damit ko, mamahalin to. Ha? Malalagyan na mantika? Hindi na lang. Saan mo ipapahid? Sa iba na lang. Hindi, yung sabi, huhugasan mo. Diba? Huhugasan mo, hindi mo dudumisan. Pag alam mo, ikaw ay nilinis na. Binili ng mamahalin na dugo ni Kristo. Pag may alam sa iyong kaaway, teka muna, ba't ko dudumisan na sarili ko? Hindi ko kilala to? Mamahalin ito. Anak ko ng Diyos. Ba't ang bababa dyan? Ba't ko gagawin yan? Malinis na to. I am holy. I am blameless. I am a child of God. Amen. Jesus Christ has cleansed me once and for all. Bakit ko dudumisan na sarili ko? Amen. That's the way you can say no to sin. Remind yourself of what Jesus Christ has done for you. He has totally perfected you once and for all. So, din natin, perfected. Forever. Right? Meron forever. He has perfected you forever. With that mentality, hindi mo dudumisan na sarili. Madumisan mo man ang sarili mo, yan isang bagay na ayaw mangyari, and you will want to say no to sin all the time. Amen? With that mentality, that you are holy and blameless, ito sabihin sa inyo, grow and make disciples. Amen? You will be less condemned. You will not condemn people. You will not be judgmental. Alright? Pero ibibigay mo sa kanila si Kristo dahil ikaw rin lang naman ay nakakatayo dahil kay Kristo Jesus. Amen? Did you get that today? Come on, bless the Lord. Come on, bless Him. Dahil lang sa ginawa ni Kristo Jesus. Amen? Praise God. That's why you will not have condemnation. You will just have the love of Jesus and thankfulness to Jesus sa lahat ng kanyang ginawa. Amen? Praise God. Did you receive the love of Jesus today? How it's cleansed you? How powerful is the blood of Jesus? We will continue with this next week.
Next week, don't miss this. Sabi mo sa mga next week. I see you next week.